podcast ng ginagawa naming airport. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa akin, please subscribe nyo ako guys para updated kayo sa aking mga video. Actually, hindi kami gumagawa sa ano, sa interior design, sa terminal building, electrical sa terminal building, hindi kami ang gumagawa. Anyway, ano ang gumagawa niyan? Dati ang terminal building is ano, sa Viga Wide. So ang ano, ang pangalawang gumawa diyan sa finishing is RG Simbulan. Silang gumagawa. Kami dito lang kami sa ano, sa yan, sa runway. Sa runway lang kami nagaano, nagagawa mga taxi vehicle. Ganyan. Yan ang ginagawa namin. Actually siguro to December, tapos-tapos na to. Kunti na lang ang ano, kunti na lang ang mga gagawin. Ano ba yan? Gulo-gulol. So, yun nga, matagal ako nang nakapag-vlog. Siguro ilang isa, dalawang buwan akong hindi ko na-vlog tong airport na to. Malawak to guys, malapad. Kaya napakaganda, paborito sa mga taga Bulacan o basta parting norte, basta norte parte sa inyong ano, itong Clark International Airport. Mga international passengers or local passengers, domestic passengers. Malapit na to sa inyo. Kaya sa akin sa loob ng Clark na iano ko daw yung loob, yung interior design ng airport dun sa loob, i-vlog ko. Di po kasi basta-basta na nakakapasok sa loob. Pasensya na po guys, ha. Pasensya na. Di basta-basta nakakapasok sa loob basta't hindi ka empleyado ng di ka part ng empleyado dun sa loob na loob ng contractor. Loob na contractor. I mean. So, sa labas lang tayo guys. Pero pag binayagan taman tayo na makapasok, mag-vlog sa loob. Baka sa pag tapos-tapos na, pwede na tayo makapag-vlog sa loob. Pwede naman tayo makiusap. So, para ma-update kayo. Tsaka alam ko naman, may nag-update din sa loob eh. May mga vlog. May vlogger din kasi dito na ano, nakikita ko nung nakaraan. Na nag-update siya sa loob. Na-update. Na nag-ano din siya. Nag-upload din siya. So, yun lang guys. Malapit-lapit na rin kami matapos. Start na yung asphalting namin. Para sa ano? Para sa shouldering ng taxiway ko. Tingnan po natin guys yung accomplishment natin. Mga accomplishment namin, malapit-lapit na kami matapos. Samahan niyo ako guys, silipin niyo mga accomplishment namin. Aming ginagawa ito yung F3 kung makikita natin ay maraming mga aeroplano yan, yun yung old terminal terminal building yan, siya ang mga aeroplano nakaparada, wala pa kasing biyahe kaya yan, nakaparada sila. So balik tayo sa trabaho guys. Ayan yung mga nagtatrabaho, nagko-coring. Coring kami kasi ang coring ay isa sa pinaka-importante para sa acceptance ng asfalto, para acceptance ng main contractor doon sa supplier ng asfalto. So, kailangan lang i-coring kasi para maging 'yun ang maging basihan sa bayad nila. Kumbaga, kung maganda ba ang paggagawa, pasok ba sa specs ang kanilang asfalto, yung kanilang asphalt content, yung kanilang compaction. Yun ang purpose ng pagkuha ng coring, binubutasan nila ay yun ang ano,
para makuha yung ano, compaction. Compaction ng asphalto nila. Kung pasok sila dun sa requirement specs base sa DPWX. Ito yung ano, ito yung dito mag-aano yung tatakbo yung eroplano. Papunta sa dun sa runway. Hindi ito runway, ano lang ito, kumbaga kung saan sila pupunta, pupunta sila dun sa building. Yun ang building, yun ang bagong terminal building, napakalaki. International siya. Ayan. So, ganun guys, yan makikita nyo kung namumuti-puti. Yan yung ano, yan yung bakat ng pinagkukunan ng coring. So, yun lang muna guys, at samahan nyo ako mamaya sa iba pang mga video. Thank you guys, at God bless sa lahat. Ano na to ng yung tambayan ng mga eroplano. So yun lang guys. Update ko kayo pagka matatapos ng malapit na matapos. Pero pag nakapasok ako sa loob guys, pinaga na yung guardia. Napasok ako sa loob para ibabag ko yung sa loob mo. Napakaling sa loob mo. Share my video para po sa mga ma-update yung ibang mga tao na mga international passengers dito sa parteng norte. Advantage to sa inyo kung di na kayo pupunta ng Maynila. So guys, maraming salamat. Bye-bye!